Dahil sa ilang araw ng pag-ulan, bahagya na pong lumampas o mas mataas na ng konti sa tinatawag na critical level ang tubig sa Angat Dam. Pero, hindi pa rin daw madadagdagan yung ibinibigay o alokasyon ng tubig sa Metro Manila, pati na ilang kalapit probinsya. Nakatutok si Layalvin. Simula noong Linggo, pataas na ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa malalakas na pag-ulang dala ng habagat. Pinakamalaki ang itinaas kahapon na 1.21 meters. Kaninang umaga, nasa 160.29 meters na ito. Bahagya ng umakyat mula sa critical level na 160 meters. Pero ibig bang sabihin ito ay dadagdagan na ang water allocation sa Metro Manila at mga karatig lugar, kaya iikli na ang mga water interruption? Sa ngayon, hindi muna. No? Maghintay-hintay pa tayo mga ilang araw para makita natin kung steady yung pag-increase no, ng level sa Angat Dam. Mahirap naman kunyari, ngayon, tumas ng konti, adjust agad tayo. Baka naman hindi, walang mga pag-ulan after a few days. Sa ngayon, 7 hanggang 20 oras pa ang nararanasang water interruption ng mga customer ng Maynilad. Habang ang Manila Water customers, 12 hanggang 17 oras pa rin nawawalan ng tubig araw-araw. Sa forecast ng PAGASA, hihina ang mga pag-ulan sa area ng Angat Watershed sa mga susunod na araw. Doon sa area naman ng Angat, by today po medyo kukunti na yung mga magiging pag-ulan natin. Mas lalo pa bukas and more so pagsapit po ng Thursday hanggang sa weekend. Kasi papahina na yung habagat natin. Ang La Mesa Dam, nasa 72.23 meters ng level ngayong araw. Tumaas na rin mula sa critical level nitong 69 meters, pero malayo pa rin sa normal operating level nito na 79 meters. Sa La Mesa, kumukuha ang Manila Water ng tubig pang supply sa Rodriguez, San Mateo at bahagi ng Marikina sa Rizal. Pero sa ngayon, limitado lang daw ang kinukuha nilang tubig mula rito. We would like to temper already our usage of yung tubig na naiipon sa La Mesa because we want to preserve its level. Its normal operating level is at 79 meters. Pero pag ito umabot noon, hindi na rin natin to pwedeng pagkuhanan dahil in the first place, hindi nga siya source. Dadaanan lang dapat siya ng tubig from Angat. And we would all like to preserve na rin its level para makapaghanda din tayo for next year. Muling magpupulong ang Angat Dam Technical Working Group na binubuo ng mga kinauukulan sa tubig para i-assess ang sitwasyon sa Angat Dam at saka magde-desisyon kung may babaguhin ba sa alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.